Hello mga idolo, ngayon ituturo ko sa inyo kung paano ma-retrieve ang account nyo na hack. So bago tayo mag-start, mag-subscribe kayo at i-like ang video nata. Tara simulan na natin ang video nato. Kailangan nyo munang gumawa ng bagong account at ipa-level 8 dagdag para makapag-report ka sa customer service. At kailangan nakakonect ang bago mong account sa FB at bagong Gmail. Una punta kayo sa customer service. Makikita mo to sa taas katabi ng profile mo. Tapos i-click nyo yung account problem. Tapos pindutin nyo yung Moonton account. Tapos my Moonton account was stolen. Tapos piliin mo yung number 2. Gayahin nyo lang ang gagawin ko. At dapat alam nyo lahat ng information ng account nyo para mabalik ang account nyo. Tapos i-click nyo ulit yung my account was stolen. Tapos i-check nyo lahat ng nandyan para ma-unbind lahat ng nakakonect sa lost account nyo. Pagkatapos nyo i-check lahat, ilagay nyo naman yung ID at nickname at server ng nahack nyong account. Ilagay nyo naman yung pinakauna nyong ginamit na cellphone. Ilagay nyo yung registration date ng account nyo. Kung hindi nyo na matandaan, i-download nyo yung date calculator at hanapin nyo tong picture na ta. Makikita nyo ito sa Facebook nyo. Pag nahanap nyo na ilagay nyo yung date ngayon or kung kailan nyo nire-retrieve account nyo. Tapos ay add nyo lang yung days ng nakasulat na months at year doon sa month ngayon at year. Kung hindi nyo magets, gagawa ako ng tutorial pag umabot tayo ng 100 views. Pagkatapos nun, ilagay nyo naman kung kailan na-hack yung account nyo. Skip nyo na lang sa previous nickname ng account nyo. At pinaka-importante dito, dapat may screenshot ka ng recipe mo para ma-verify nila na ikaw talaga ang may-ari ng account. Kung meron ka ng resibo ng order mo, ilagay mo yung order number nyo. At huwag nyo ding kalimutan na ilagay yung screenshot ng order mo sa Code Shop or sa iba pang bilihan ng diamonds. At ilagay nyo na din ID ng new account nyo at server. Ilagay nyo din yung level ng nahack mong account. Tapos ilagay mo yung SS nang hindi mo ma-open yung account mo. Tapos ay submit muna yung pin-ilap mo. Tapos hintayin mo message ng customer service. Medyo matagal nga lang ang response ng customer service. Pero kung alam mo naman lahat ng information ng account mo, 100% mo itong makukuha. Pag tama ang sagot mo, minsan nagre-reply sila mga isang araw. Pero kung sigurado ka naman sa info na nilagay mo, sulit ang paghintay mo. Yun lang naman ang video nato, sana nakatulong ako sa mga nahack yung account at kung natulungan kita, i-click mo naman yung subscribe at i-like na din tong video nata. Thank you mga idolo, kita-kita ulit sa next video.